Kasi kumusta po kayo? Siya nga pala, maraming salamat po sa aking TikTok followers at sa lahat ng nakapanood ng aking TikTok reaction video patungkol sa security guard na sinagasaan at dinaganan. Opo, nakita nyo naman o, itong mga nakarang araw hanggang ngayon po, viral na viral yung issue na yon. Subalit, ang aking pakiusap sa videong yun na umabot ng 129,000 views ay huwag nyo pong sundin kasi nasabi ko po roon na pwede pala kapag ang anak mo ay nagkaroon ng sigalot sa trapiko ay itago nyo muna, then after 10 days saka mo pa sikasuhin ang pagtawag ng LTO sa inyo. Huwag po, masamang ehemplo po yun. Mayaman ka man o mahirap, sundin po natin ang batas para po walang problema. Opo, sige nga, marami kang pera, pero dahil sa iyong kawalang hiyaan na hindi pag-address sa panawagan ng ating batas o LTO, hindi tuloy napahiya ang pamilya mo. Kaya huwag po nating gayahin. Alagaan po natin ang ating pangalan, mayaman ka man o mahirap, huwag po nating gayahin. Pilipino ka, sundin mo ang batas. Kapag ka ayaw mong sundin, lumayas ka sa bansang ito. Hindi ka po nararapat na manirahan sa bansang ito. Kasi sa Pilipinas, kahit sabihin pa ng iba, tuloy pa rin ang katinuan, ang pagbabago, ang pag-asinso. Kapag ka sumunod ka sa batas, nariyan ang kapayapaan sa buhay mo na pwede mong ishare sa iyong mga mahal sa buhay. Opo. So, payo na rin sa mga magulang. Opo. Subaybayan po natin ang ating mga anak. Opo. Bago po tayo magpasya na very responsible yung anak mo, tiyakin mo ang mga pangyayari kung naging responsable ba siya. Opo. Ilang magulang, ikaw nakakalam ng anak mo, di ba po? Pero paano nangyari yun? Halimbawa, nakasagasa yung anak mo. Eh, hindi niya pinanindigan ang responsibility niya. O sige, granting, natakot siya, di ba? Pero kung totoong responsable siya, maisip niya na ang nabunggo niya ay hirap lamang. Maaring sa takot niya, tumakas siya. Pwedeng tumakas dumiretso sa munisipyo o sa pulis. Doon ka sumuko. Ipaalam mo po ano ang tagang nangyayari. Hindi sa pinag-isipan niyo pa, dumating pa yung patrama-drama, mga ninong-ninang, manupo-ninang na wala pang Disyembre. My God, kasi napasama kayo sa publiko. Opo. Ito naman si Lieutenant General Vicente Danao, hindi niyang maiwasan na ibigay yung kamay upang magmanupo yun si Mami na nagsabi na mabait ang anak ko, maayos naman. Ang problema nga lang, parang nagbaw siya. Siguro, respeto, pero napasama po yung actuation na yun kasi hindi po nasisiyahan ang buong madla sa pangyayari dahil sa akala ng madla na ma-inquest po yon si Tarpulano. My God, kasi yung pala, ang batas na yon, ang inquest proceeding pala ay parang sardinas na may expire. So ngayon, nalalaman na ng buong bansa, ng buong Pilipinas, 110 million na po nakakaalam na pagka ikaw pala may ganun, pwede mong takasan at saka ka na pumunta kapag nag-lapse na po yung regulatory period. My God, kasi huwag po nating pabayaan ang batas. Sundin po natin. Mayaman ka man o hindi, sumunod lang po tayo sa batas. Ikakaayos yan ang buhay mo. Ganon yan. Kaya maraming salamat po muli sa patuloy na nanonood sa aking vlog. Pasensya na po. Wrong information po yon. Pero kung nasayahan kayo, go ahead lang. Pero pakiusap, huwag nyo pong ituloy. Huwag nyo pong gayahin. Maging tapat po tayong Pilipino na sumunod sa naaayon sa batas. Opo, kasi ito po ang ating bayang Pilipinas. Mahalin po natin ito sa pamamagitan ng maging ihimplong Pilipino na masunurin sa batas para umunlad po tayo. Mayroon po tayong katahimikan. Huwag po tayong parang rebuilde na parang sino kung mayaman ka na pwede mo nang bilhin ang hustisya. Aba, swerte mo naman. Nandamay ka ba? Nandamay ka pa ng ibang mayayaman na iniisip ng ibang tao na baka ganito na talaga ang mindset ng mga mayayaman na kapag ka may problema ay pira ang pinapalakad para ma-resolve. Huwag po nating gayahin ang pangyayari sa buhay ni Jose Antonio San Vicente. Nako,
Yan nga naman, mabanggit natin yung mga ganyang pangalan. Napakadelikado. Opo, kasi po, salungat po sa totoong buhay ng mga santos eh. San Jose, San Pedro, San Miguel, San Antonio. Puro po yan mga tao noong unang panahon na naging santo dahil sa kanilang kabutihan. Kabutihan. Ika nga, nagiging santo yon pero wala tayong magawa. Siguro, yan ang buhay nila. O, nakatadhana na na sila ay mapaya sa madal. Dahil siguro, mayroon din silang nagawang di natin alam. So, sinsya na, ito'y reaction comment lang din sa pangyayari. So, ulitin ko lang sa aking mga TikTok followers. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga viewers. Sana patuloy niyo pong subaybayan ng aking TikTok. God bless us all.